isa rin sa paboritong alagaan. Pero ano kaya pakiramdam kapag sila'y nasa lupa at gumagapang? Kadet ay tatlong-tatlo lamang. Alam niyo ba na ang buto sa spinal cord ng mga ahas ay halos 400 ang buto sa kanilang likuran. At ganoon sila mga dental skills o kaliski sa kanilang tiyan na kanilang kinukompress para makagalaw silang paharap. Alam niyo ba na pagka ganito kainit ang panahon at ganito kainit ang asfalto o ang lupa, hindi naman gagapang ang ahas na ganito. Ang ginagawa o scales na kung tawagin ay keratin. Hindi ito nasusugatan kahit kung saan sila gumagapang dahil kasintibay ito ng ating kuko. Ngayon naman papakita natin ang proseso ng egresing sa pagbabalat ng mga ahas. Dahil wala tayong mga balat na tatanggalin, nagpapalagay tayo ng pambalot ng pagkain at titignan natin paano ginagawa ng ahas ang kanyang pagbabalat. Ay, naku, teka. Napakahirap. Ang unang ginagawa ng mga ahas pag sila'y nagbabalat ay humahanap ng isang magaspang na bagay para kiskisan. Yun. Para kiskisan ang kanilang balat. Ito. Malapit nang matanggal itong aking balat na plastic at saka kikiskis ko rito sa bato. Asto! Lalong-lalo na pagka maayos ang humidity o maalinsangan. Akala na marami ang balat ng ahas ay napakakapal. Dito hanan niya, di parang ganito rin. Kung ano itsura nitong plastic na to, ganito rin ang itsura ng ahas. Ganito rin ang itsura ng pinagbalatan ng ahas. Ang mga ahas ay karaniwang matatagpuan sa mga burrow o hukay. Pero para sa mga ahas na nasa disyerto naninirahan tulad ng mga sidewinder, kailangan mabilis silang kumilos para maiwasan tumikit ang kanilang katawan sa nakakapasong init ng disyerto. Just long.